whether they would be released from detention following the contempt order issued to them the other day. Medyo mahaba po yung diskusyon. Their premise, hindi sumasaayon, merong sumasaayon, merong nag-abstain sa discussion. Pero sa dulo ng usapan, I had to call the vote as to what is the decision of the committee, dahil we're going on a Christmas break. And we even asked the head of the legal department of Congress to explain to us and to substantiate that the committee is on the right path sa aming ginawa at aming gagawin. At siya naman po ay very clearly on the record sinabi naman po niya na tama po at sa kapangyarihan ng committee ang contempt power. And this is your Supreme Court rulings dito po. So then ang tanong ay kung ano po magiging kapalaran ni Kaya Rica. Ang desisyon po ay sila po ay papalayain at for humanitarian reasons. At sila po ay for humanitarian reasons. Po tayo galing kay Ka Eric na sila humingi ng pumanhin sa kanyang ginawa. At dahil nasa committee secretary at pero naman po siyang gagawin priority po rin po siya sa pangalan na hiningi po natin na kanya sources dato. Eh, hindi nga ro niya binigay yun eh. I told him that he mentioned that to me confidence. No? And I stand by that. No? So, meron po siyang binanggit at meron kami usapan kung sino-sino lang ang pwede kong sabihan. At sila man po yung nasabihan ko na kung sino po yung tao. Rep. Gus Tambunting, he looks really scared. He looks like someone who's not sure of what he's doing. Even during the hearing ng SMNI, si Rep. Gus Tambunting, makita mo talaga, ano siya, pinagpapawisan siya? Pinagpapawisan siya. Ha, Eme, sa manifesto o sa habeas corpus lang dahilan yan. Sabi ni Joseph, I think the habeas corpus and the statement of the PMAers has something to do with this, na kaya nagbago ng ano, no? Both would have a huge factor on this. And also, we must be very, very proud, lalo na yung mga sumuporta at nakipaglaban para mapalaya si Doc Lorraine at saka si Ka Eric. Kasi ako talaga, ano eh, sabi ko nga, I missed the protest yesterday kasi alauna yun ng ano, alauna ng hapon yun. And nung nakita-kita nga kami nung mga kaibigan ko, mga online friends ko, sabi ko, parang hindi na ano na to, parang kailangan na talaga mag-organisa ng bonggam-bongga. If this is going to, last few more days, dapat na talagang barikadahan yung House of Representatives. Kailangan sa mga yan, tanggalan ng dila, magnanakaw na sinungaling pa, sabi ni Rod Soto. I have to agree. Hello, Jeff. Thank you for the stars. I would just like to congratulate everyone for voicing out. You know, nakita natin kung gaano ka-importante yung pressure na pwede nating ibigay dito sa House of Representatives. Of course, because ang daming umalma, pati yung mga key people na kailangang umalma, umalma rin. Bakla, Sasas, nag-live tayo! Tara na! Tara na! Ano, live tayo sa'yo? This is a win for Spox Harry, sabi ni Tristan Roman. Well, this is a win for all of us. For all of us who stand by na mali ang HOR. At ang dapat nilang gawin ay mag-explain tungkol dun sa pera natin dyan kung paano nila ginagastos. Dito na daw. O, game na, tara. Paano ba ito paano ko ba mai-invite? Teka.
Ba't di ka lumalabas sa invite? Nakakatakot din, sabi ni Sefi. Game na sas, akyat ka na. Ayan, ayan na si mama. Hello? Ayun na! Ang cosmological woman of the universe! Hello? Paano ba ito i-share? Share. Ito. Parang wala kang audio. Oh, teka, ako yata walang audio. Ako yung... Naririnig niyo ba ako, mga bakla? Naririnig niyo ba ako? Naririnig niyo ba ako? Papa, can you hear me? Ayan. Naririnig ba nila ako? Hello! Hello, mga friendships! Ayan. Ano na ang mga buhay-buhay? Naririnig niyo ako? Naririnig niyo ako? Hello? Hello? Hi! Naririnig mo ako? Ayan! Yes! Loud and clear! Ayan! Dinig na! Ayan! O, naririnig naman pala ako eh! Hello mga friendship! Ito po ang inyong favorite American colony trader, the cosmological of the entire universe. Universe and the biological. Ganon. And the biological woman. And the biological woman co-host. Ano na pinag-uusapan? Well, ano, no, ang tawag dito, pinalaya na si Doc Lorraine at saka si Ka Eric. And, Nang ganun-ganun lang. At ang reason daw ay humanitarian reason. Ito po masabi ko dyan. Turo. And ano, no? Ang tawag dito? Anong basa mo dyan, biological woman of the year? Natakot sila because, well, merong habeas corpus na ano, no, na petition na final kahapon. And also, some military men are also taking a stand. And it's ano, no, the number is increasing by the day. Ito sa ginagawa ng House of Representatives. I think the House of Representatives is really, really, really out to dictate the fate of this country dahil sa mga kabalahuran, kasalaulaan nilang ginagawa doon, sa mga kababuyan nila doon, grabe, well, nakakadiri. Well, ako naman, willing naman na ako magpadikta, no, ng aking kapalaran. Kung yung mandidikta naman is maganda yung hangarin. Yun yung problema. Halimbawa, diba? Ganito, halimbawa, makinig kayo sa akin na, papaliwanag ko sa inyo. Noong mga bata tayo, ang mga parents natin, dinidiktahan tayo niyan. Mm-mm. Bakit tayo dinidiktahan? Dahil gusto nila na mapunta tayo sa tamang landas, maging disiplinado tayo, magkaroon tayo ng proper work ethic, relationship, emerut, lahat ng mga magagandang mangyayari sa atin sa ating buhay. Diba? Okay lang sa akin na diktahan mo ako, no? Basta may ganyan kang intention. Pero ito, hindi kasi ito, ano eh, pandidikta ng pagmamahal. Ayun! Oo, correct. Actually, I have to agree with that. Pagmamahal. Sige nga. Correct. So, yun nga eh, buti ba sana kung may wisdom eh, yung mga pinagagagawa. Kasi like what we talked about before, yung ginagawa ka nila kasi is really within their powers. So kumbaga inaallow naman kasi ng ating ano ng ating sistema yung mga ganong karatan. Ayan. Inaallow naman kasi ng sistema yung ganon. So I mean kung gin-exercise nila in a way na may wisdom at nakikita go. Mo naman na talaga go. Kung para sa public interest yan, sige, walang problema. But you know the abuse is really really very blatant. And we know that
ang sinaserve lang talaga na interest nito ay interest nila at hindi interest ng bayan. Diba? Ito na. Kaya ayokong gamitin ang salitang diktador kasi meron itong hugot eh. No? Ipapaliwanag ko lang po sa inyong mga nakikinig para naman magkaroon po tayo ng extra kaalaman sa ating buhay-buhay. Ang salitang diktador po ay hindi po yan pareho ng salitang tyrant. Okay? Ang diktador at tyranny, dictatorship and tyranny po, ito po ay nag-ugat pa sa panahon ng mga Romano at ng mga Griego. Okay. Ang dictatorship po sa Roman Republic, hindi po ito yung dictatorship na abusado. Mm-mm. Meron talaga silang ano, as in, they select a dictator, yung Senate, ganyan. Pero para saan? Kasi may mga sitwasyon nang kailangan ng swift action and decision making. Like for example, crisis, may pandemic, maghahanap sila ng may expertise sa pandemic at siya yung magdidikta ng mga policies para ma-resolve yan. Mm-hmm. Kung may war, kukuha sila ng dictatorship, ganyan. Yung sa Greek na tyrant, yun yung kumuha ng maraming kapangyarihan at ginagamit yung kapangyarihan niya hindi para sa common good, kundi para sa kanyang pansariling interest. So itong nangyayari ngayon, given that knowledge, kasi pero all throughout the years kasi, parang naging na-conflate na yung dalawa, ibig sabihin napaghalo-halo na yung meaning ng dalawa kasi they function the same. Mangdidikta. But the purposes ng dalawa ay different. So all throughout the years, parang hindi na naintindihan ng tayong pagkakaiba. So ngayon, itong ginagawa ngayon dito sa house is this is tyranny. This is not dictatorship in the classical sense. Ibig sabihin, ginagawa nila ito para sa kanilang pang-sariling iyot. Interest. Oo. Correct. Pang-sariling iyot. True. And obvious na obvious kasi eh. Yun nga eh, parang if the general welfare is taken care of while they're doing this entire show. Sige, maiintindihan ko eh. Pero, obvious na kayo, dyan sa House of Representatives, you are just using your rules, you are abusing your processes because you want to forward certain interests. Alam naman namin yan eh. Diba? Alam naman natin yan. So ngayon, before tong araw na to, napanood ko yung parts nung hearing kahapon, I think. Grabe, nakakasukatong House of Representatives. Hearing sila ng hearing dito sa mga walang kapararakang bagay. Ang tataas ng presyo ng bilihin, ang dami-daming problema ng Pilipinas. Ito yung pinag-uuna ninyo? Diba? Meron namang Christmas convoy. Ni Christmas. Bakla, ano nangyayari sa bansa natin? Oo nga. Nakakaloka. Teka, my mother is alam knocking. Yung, yes, hindi mother. Ba kayo hindi ba kayo nawi-weirdohan sa bansa natin ngayon, mga friends? Okay. Hindi ko makita yung mga comments nila. Hindi ko mabasa. Kailan ngayon? Oo. Ay, teka. Stop mo sandali. Ano nangyayari? Anong nangyayari sa'yo? Teka lamang po at merong mag-i-issue lang ako ng resibo. Wait lang. Ay, buti ka pa ganitong oras, nag-i-issue ka ng resibo. Malinis ang tawag dito, klaro, kwentas klaras tayo. Wait lang ha. Cosmological, ikaw na muna dyan. Okay, so ayun na nga. Hindi ba kayo naluloko sa nangyayari sa ating bansa na para tayong nasa Twilight Zone. Di ba? Meron siya, what's this? Merong nangyayaring kababalagan sa House of Representatives. Ayaw nilang pakinggan ng panawagan ng bayan. Nabaguhin na nila yung sistema nila ng liquidation by certification. Tapos nagpapakulong sila ng ganun-ganun. Tapos may Christmas convoy. Tapos may party. Tapos ang taas-taas ng mga bilhin. Yun lang. Di ba parang...
Para tayong ano, para tayong joke-joke. Joke-joke-joke lang ba ang lahat, mga friends? Bakit kayo hindi ko makita yung mga ano, yung mga comments ninyo? So, ganun ang eksena natin sa mga buhay-buhay. Ang tagal naman ni, ano, biological woman, napapagod na ako magsalita nang ako lang mag-isa. Pero yun na nga, lalo na hindi ko makita yung mga comments nila kasi nakabalandra yung, ano mo, ano ba yan, comment mo, Joey. Joey, nakabalandra yung comment mo kasi, dapat tinatanggal mo yung comment mo dyan na nakabalandra para makita ko ang kanilang mga comment at para mabati ko ang ating mga taga-subaybay. Alam mo naman, no? Paano ko ba makita yung... Oo, nakabalandra kasi yung comment ni Joey. So, kaya hindi ko makita yung mga comments ninyo. So, umakyat ka na. Sino daw ang umakyat ka na? Dito na. Ako pala yun. So, ayun na nga. Hindi ko makita yung mga comments. So, ayun na nga mga friends, so nakikita ninyo ang nangyari sa ating lipunan ay punong-puno ng aksyon, drama, at ano pa ba? Kalokohan, o, di ba? Para tayong ano, para tayong nasa school bukol. Ano tayo ngayon? School bukol, School Bukol Brand of Governance. Naku, Mama Lenny, kinarma ata kami dahil imbier ng imbier na kami sa iyong School Bukol, School of Governance. Ayan. Ito tuloy ang nakuha namin. Ano na, titignan ko nga mga comment ninyo sa aking laptop. Laptop. Ganun po dapat ang pronunciation. So, ayun na nga mga friends. Nakakalokang ang mga nangyayari sa ating bayan dahil para tayong nasa Sesame Street. Diba? Very Sesame Street po ang ating eksena sa buhay. So, sabi ni Tess Canlas, windang na kami. Okay, windang na kami. Sabi ni Gigi, Sas, ang siga ng barko natin, kayang sumalpok sa barko ng China. Ay, huwag kayong magsasalita ng ganyan, sasabihin nila, ano kayo, traitor kayo. Diba? O, school bukol. O, diba? School bukol, school? School bukol governance, diba? Sabi daw, chacha daw sa 2024. Well, kung maganda naman ang intention, go. Diba? Ako naman, kailangan na natin mag-shift sa parliamentary form of government and kailangan na rin nating baguhin ang ating restriction ng economic restriction sa ating constitution, okay, especially on emerut chimbustar. Oh, sabi ni Jermel, school budol na sasi. Sino ba 'to si Jude Freeman? Bakit tawag mo sa akin sasi? Minahal mo ba ako nung high school ko? Charot. Oh. Sabi ni Ryan Paul, nangangamba na sila pag nakalaya na sila ka Eric at Doc Lorraine, natatakot sila kasuhan. Buwagin na ang Congress, LOL. Pero babalik tayo, nandito na si biological woman na iniwan ako. Pero gusto ko munang batiin ang 817 billion. Billion. Bakla pa rin yung mga kaluluwa. Bati pa yung mga kaluluwa, hindi pa isinisilang nanonood sa atin. Nanonood. Grabe. Oh, basihin mo yung 817 billion na nanonood sa atin. Para sa 818 na nanonood. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back. Welcome back sa atin. Potensya na po kayo kasi... I-add din nyo si Joey Duville every day. I-add nyo na siya now na, para magkaroon naman kayo ng maraming susubaybayan na mga pasaway ng bayan. At isa rin po siya sa nasa hit list ng, hindi po namin alam kung sino gumawa ng hit list, pero ng mga sabog. Pero ng mga sabog ng bayan. Okay. So ganito na. Okay. Mm-hmm. Nakita naman natin, no, ilang araw pa lang silang nakakulong.
Since Thursday last week. So, mag-iisang linggo pa week. Lang. Mag-one week pa lang. Ngayon, di ba ang lakas ng loob nila magpakulong? Oo. Anong nangyari mula sa pagkakulong nila until now? Ano yung, hindi, ito muna yung mas magandang tanong. Ano yung inaasahan nilang mangyari from that moment up to this moment nung nakulong si Ka-Eric at si Lorraine? What were they expecting? Ang ina-expect kaya ganun katapang, ko. Kaya ganun katapang sila. Well, mata actually, sa totoo lang, nung yung hearing kung kailan nila kinontemp si Ka-Eric at saka si ano, si Gastang Bunting, si Rep Gastang Bunting, ninenerbyo siya eh. Ninenerbyo siya. Kung makikita niyo si Rep Tambunting, ano siya, ang tawag dito? Pinapawisan talaga siya. Pinapawisan siya tapos yung mukhang sinisilihan yung buwet niya. I don't know, maybe because kinakabahan siya doon sa pagpe-preside or whatsoever. Pero makita mo na ano, he's not very confident doon sa action. However, kitang-kita yung pagkakaisa nung Congress that time. So, ina-expect ko talaga na ina-expect ko na si Ka-Eric at si Doc Lorraine are going to really push at hindi sila magbabow down nung mga panahon na yon. They accepted yung contempt, ganyan yung contempt order nung Congress. But when they were already deprived of their liberty, and kasi talagang deprived, aside dun sa pag-deprive ng liberty sa kanila na hindi sila makauwi, i-hold sila doon, ganyan-ganyan. Ang trato parang prisoner talaga kasi hindi maka-access sa kanilang cellphone, sa kanilang mga personal stuff, limited yung visiting hours, ganyan-ganyan. I felt na talagang in one way or another magko-call talaga yun ng in one way or another ma-agitate talaga yung mga tao dahil doon sa pagkakapiit na yon, and them insisting mm-hmm. that hindi kasi within our powers naman talaga yan eh, tapos yung pag-justify nila na hindi kasi ano naman talaga nasa rules namin, eto nga yung reasons kung bakit sila na contempt, rule 11, kinemer ganyan ganyan. And the more that they are going to justify their actions, mas lalong mapipika yung mga tao. Kasi sa totoo lang, naasar lang naman kayo dun sa pagtatanong ni Ka-Eric. Okay? Naasar lang naman talaga kayo dun sa pagtatanong ni Ka-Eric na may 1.8 billion na traveling expenses under the tab of Martin Romualdez. At na-offend kayo, pero alam nyo talaga na wala kayong ground or ano para magpa-contempt dahil, di ba? Nakita kasi nung tao yung wide latitude on how they can abuse the power to inquire sa House of Representatives. And I think, ako naman, biological woman, mm-mm. I think they were expecting people to be behind them. Ang Congress. Yeah. Mm-mm. I think they are expecting people, kasi nga, SM and I, and it's Lorraine, and it's Ka-Eric, maybe they think na yung, I think, they were expecting people to be behind them. And this is actually a way for the other half of the unity to actually make ligaw. Mm. Sa mga puwersa noong 2022 na anti-PBM. Mm-hmm. And ang parang proxy niyan is itong sina Ka-Eric at si Lorraine. Mm-hmm. Gets mo, girl. Mm-hmm. Ngayon, maybe they overestimated na ganun nga yung mangyayari. Na Tambi will be defended,
or the Congress will be defended, etc. Pero girl, hindi ganun yung nangyari. Parang at most, yung mga tao parang sinabi na lang nila, Schadenfreude, na parang deserved ni Ka Eric at Lorraine. Pero hanggang dun lang, yung nag-ano ka lang, yung parang, buti nga, yung parang gumanyan lang yung iba. Pero hindi yung, buti nga, hindi, let's stand behind the House of Representatives. Diba? Parang, walang ganon eh. Na limit lang yung reaksyon ng mga gusto nilang ligawan sa buti nga. Kasi nga, parang lalo na yung mga asar, lalo na yung mga parang asar na nangyari sa tatanggalan ng franchise yung ABS-CBN, diba? Yung mga ganon. So parang nasa din Florida lang sila. Buti nga dito kay Ka Eric saka kay Ka Lorraine. So parang sila yung, si Ka Eric saka si Lorraine kasi yung proxy ng mga DBS ngayon sa laban na ito eh. Pero the thing is, hindi umabot na the people went behind House of Representatives and Romualdez. Eh kaya nga, di ba, inactivate na nila si Christian Cas. Correct. Actually, yun nga, no? Ang ano kasi, ang naging dating sa akin, they spent too much time justifying their actions. Tama ka doon, no? Sobrang saktong-sakto nga yung sinabi mo. Kasi, ano yan, tawag dito, instead of getting support, naging sobrang defensive. I mean, grabe talaga. 3 hearings in less than 2 weeks. 3 hearings agad para dito, 'di ba? Para sobrang OA nun na it looks like it's being rushed. It looks like they want to get grabe yung panggigisa and At maririnig mo yung mga representatives na involved doon sa hearing. They kept on justifying their actions. Na bakit sila even yung mga influencers na pinagkukuha nila, parang mali naman talaga si Kair at saka si ganyan. And yun, they overestimated themselves. Pero hanggang doon lang sila, yung mga tao na supporters, na mali naman talaga si Kair at saka si Calorie. Pero kita mo pero si Ka Eric at Ka Lorraine, merong mga students of Philippine Military Academy. Ang ganda ng letter, no? Students. Ganda, di ba? Ang signatory ay students of Philippine Military Academy na umabot na girl sa, ano ba ng latest count? Sandali nga. 180, sorry. Pinost ko yung pinaka-last 146. 146. Hindi ko alam kung may nadagdag pa to, May nadagdag pa, girl. May nadagdag pa. Ay, may nadagdag pa doon. Oo. Check ko kay Chrisette. 146 din yung kay Chrisette. I'm pretty sure marami pa to. Oo. Kasi pero ilang oras na to, eh. Oo. Pero ang magandang pagkakaanin to is, kasi girl, ang isa sa mga nagbigay sa akin ng listahan na to, ay, itago na lamang natin siya sa pangalang Kawal. So yun na lang. Itago na lamang natin siya sa pangalang Kawal. So ganun ang spelling ng pangalang niya ay K-H-A tapos W-H-A-L. Kawal. Ganun. Sige nga, sabihin mo, biological woman. Go may ikaw. May age, no? Yes. Hinihika lang! Ulitin, okay, sabay-sabay tayo mga friend, sabay-sabay tayo mga nanonood. All together now. 1, 2, 3. Kawal! Yeah. So si Kawal, pinadala niya sa akin to. Sabi ko, ay, shit. May nanghiyari. Maigsi pa yung list. Hindi na. Humahaba na. Haba na. Oo. Sabi niya, Ma'am Sas, ganyan. Pwede bang ito? Ipalagana po ito. Kasi nga, Emerut, ganyan. Chibustar, ganyan. Sabi ko, talaga?
Oh, sige po, sir. Ganyan. Kiss muna. Ganyan, sabi ko ganyan. So, kinis naman ako ni sir. So, kinis naman ako ni Kahwal. Ganon. Oo. So, ngayon. Hello, may kulang pa na H. Kahwal. Yung hall. Uh-oh. Yeah. What are you saying? Sane of a mean to pat, uno ka na. Oo. Oo. So, dapat K-H-A-W-H-A-L. H-A-L. Ang first name po niya ay Ka. So, K-H-A. And then, ang last name po niya ay Wal. W-H-A-L. Oo. Yeah, Wal. Kulang ka ng H, Kirsto. Kulang ka ng H. Ayan. Sabi ko, ay, si Ka, Wal. Sabi ko, ibang level na to. Sabi ko, kasi nga, cow. Yung cow. Si Kawal na yung nagbibigay. Sabi ko, ay, may namumuong ano, may namumuong emerald. Pero, syempre, di ba, hindi naman nilalagay nila dyan na ang signatory ay mga basta student lang. Basta student lang talaga sila ng Philippine Military Academy. Mm-hmm. Hindi po sila mga sundalo, pero student lang po sila. Student? Oo. Diba yun, di ba yung nakalagay doon? Students of, graduates of... Graduates of, oo. Graduates of Philippine Military. Graduates lang naman. Mm-mm. So, di ba? So, parang okay lang yan na graduates lang naman. Emerut, di ba? So, ano pang nangyari? Siyempre, yung dahil dun sa hearing nila, bumalik na naman tayo sa hindi mo pera yan. Mm-hmm. Actually, mas umingay yun. Mas umingay yun, di ba? Kasi, yung isa kong, kaya alam ko na kinokontrol talaga yung isa kong page. So, nung nag-live uli ako sa, For the Motherland, kahit siguro umabot na ng mga 180,000 yung isang live ko na views. Pero, mga ilang daan lang yung shares. Pero pag ako doon sa page ko, doon sa personal page ko nagla-live, bakla, meron na ako isang video noong pinapaingay ko yung hindi mo pera yan. Umabot na siguro ng 1,500 shares. Ang viewers lang ay 30,000. Sabi ko, meron ngang mekos-mekos na nangyayari, mga friendship. Uh-oh. So ngayon, di umingay yung hindi mo pera yan. Ano pa ba? And I'm pretty sure, meron na tong topic mula sa presidente. Paano siya tatapik? Gising na ba siya? Ay! Nasa Iloilo! Sa Iloilo, yun yung schedule. Four Boy Scouts, diba yan ang una mong ginawa talaga, diba? Nasunog. Binomba na yung bayan, binomba na yung bayan mo, nagkalindol-lindol, etc. Oo. Sa Boy Scouts opening ka talaga, unang nagpakita. Diba sa Boy Scouts, sa Christmas tree lighting lang naman siya unang nagpakita. Mm-hmm. And then, nagpunta na, ang kanyang first major public event ay dun sa Boy Scout. Mm-mm. Yung sa Iloilo. So, I'm pretty sure meron na yung insan. Nasobra na, insan. Parang dehado tayo dyan, insan. Ganyan. Siya, press the insan, no? Galit yan si insan parate. Ay, hindi, itonto na natin to. Ganyan. Siyempre, kasi naman itong sila, ano ba sinabi ko nung EDCA? Diba? Mm-mm. Nung February. Tinanong niyo ako, bakit sa tingin niyo ganito yung ginawa niya? Kasi nga, magiging confident sila na kahit anong gawin nila, hindi sila makaka-face ng kudeta, ng revolt, emirut. Kasi nga, chami-chami mo ang Amerika. Diba? Nandiyan na sila, presence na sila. So, walang makakagalaw sa'yo. Untouchable ka. Mm-hmm. So, parang pumasok sa utak nila yung kanilang untouchability. Mm-hmm. Oh. And so, they felt that they can push the envelope
They already did several times. Mm-hmm. Diba? They already did several times. Kasi girl, mm-hmm. itong CPP and PAP stocks. Yes. Kumilitari ka. Nakakarimarim. Nakakarimarim to kasi, parang, panalo na tayo. Oo. Correct. Ano ba? Oo. Kailangan na lang mag surrender nung kalaban. Bakit ka nakikaupo sa table na parang tapos tatanggap ka pa ng terms, 'di ba? Oo. Nanalo kayo? Parang 'di ba yung parang nanalo kayo dito, 'di ba? Kaya ginagawa niya dito. 'Di ba? Ano 'yan? Na parang yung mag-i-explore pa po ng peace talks. Bakla ano yung explore? Malinaw ang kailangan. Surrender. Mm-hmm. Oh, syempre may mga ganyan. At nagsalita mm-hmm. na nga, di ba, si Browner? Anong sabi ni Browner? Some soldiers mm-hmm. agree with with VP Inday. With VP Inday. Eme, di ba? Dahil tama naman si VP Inday, no? Mm-hmm. She was right. Sabi niya, panalo na eh. Oo. Bakit ka makikipag hindi yan ang path. Hindi yan ang ano ang path to lasting peace, 'di ba? Oo, kasi yung mga binibigyan ng amnesty kasi halimbawa ito si Ka Amihan, 'di ba? Di ba si Ka Amihan? Mm-hmm. 'Di ba nag-surrender siya because of the NTF LCAC. So ang mm-hmm. part nung anong amnesty na yon is to surrender your disarm, disengage mm-hmm. and Emerald Chimustar. Mm-hmm. So ngayon, tapos ngayon, syempre ang mga nakabangga ng house, si Lorraine at si Ka Eric. Bakla kahit anong gawin ninyo, no matter how we might not like the I don't know, the attitude of Ka Eric or Ka Lorraine or Dr. Badoy they were effective. Yes. Correct. Actually, sa totoo lang, kaya sila galit kay Ka Eric at saka kay Doc Lorraine, kasi nga yung ginagawa nila, napaka-persistent nila sa pag-call out, napaka-persistent nila sa pagsasalita. At sa totoo lang, there were instances na parang, grabe naman sila. But you know, whatever they did, nag-benefit tayong lahat. Nag-benefit tayo doon sa kapuputak nung mga yon. Kasi, go. Kasi maraming nahubaran eh. Maraming nahubaran at maraming nagtatanong. Ang pinaka I think yung pinaka measure ng success ng public information tungkol sa laban against CPP and PANDF. I do not know if you remember this pretty much kasi very recent lang naman. Alam mo nung nagkaroon ng privilege speech si Loren Legarda. Tapos nagsalita si Loren Legarda sa Senate, tapos sinabi niya na dapat ituloy ang peace talks at buklat din ulit yung kaser na ino-offer ng CPP-NPA. And remember after that, nabombard si Loren Legarda to the point na talagang nag-mute siya ng page, nag-off siya ng comment section, ganyan-ganyan. At talagang nabutata talaga si Loren Legarda doon. Nang bonggang-bongga. Grabe yung pandadaot na inabot niya doon. These are coming from from people na ang daming na-disappoint sa kanya. Meron pa nga siyang tawag dito, may vlogger pa ngang nawalan ng channel dahil sa sobrang galit sa kanya nung time na inopen niya yan as part of her privileged speech na simulan ulit ang peace talks. Natandaan mo ba yan? Yeah, natatandaan ko yan. Pero sino yung nagalit? Sino yung vlogger na nawalan ng vlog ko? Sambayan ng Pilipino nagalit, ma'am. Ayun. Hindi, sinong vlogger? Sino yung vlogger? Si old school Pinoy, hindi kasi umo-airy naman talaga yung galit niya. Pero alam ko niyan, talagang grabe yung backlash kay... Yes, oo. Loren. Kay Loren. Sa kadamihan ng backlash niya, ayoko na sabihin, mabait naman si Loren, kahit pa paano. So, basta sabihin na lang natin na
sa larang Who Wants to be a Millionaire, may mga options. Oo. May 50-50, well, may 50-50, may call a friend. Oo. Pero, alam mo, so, Senator Loren was smart enough. Call a friend siya na. Nag-call a friend siya nun, yes. Yes, ng bonggang-bongga, oo. Si Senator Loren, ang ginawa niya nun, nanahimik siya after. And actually, hanggang ngayon, hindi rin masyadong maingay si Senator Loren eh. After nun, hindi niya hined on collision yung init ng ulo ng tao. Kasi ang huge nung backlash. Well, the reason why I pointed this out is because I think this is the reason why we consider that the campaign of NTF-ELCAC was successful. Kasi at that time that it was opened up, it was a genuine backlash coming from the public. Diba? Natameme talaga yung nag-advocate ng peace talks during that time. Ayun. So, I do not know. Parang may short-term memory yata tong sila BBM at they tried to do it even after nangyari yun. Hindi nga. Kasi nga, these are all part of the package. Mm-hmm. Na babango ka talaga sa Europe. Mm-hmm. And of course, sa America. Di ba yan ang mga demands nila na buwagin ang NTF-ELCAC, ang red tagging, peace talks with CPP-MPA, palayain si Laila, ICC investigation. Di ba lahat niya nangyari na? Diba? Mm-hmm. Nandiyan nga yung NTF-ELCAC, but it's not the same as before. Kasi nga, takot yung mga tao na itodo na nila yung ginagawa nila. Kasi nga, pag tinodo nila, itong mga maiingay, ireklamo sila ng human rights violation, papaabotin sa international scene, at yung presidente, the president doesn't have their back. Mm-hmm. Diba? Nagigets mo? The president doesn't have their back. Kasi nga, the president only wants to redeem his name. So anything that could soil it back na sa international, ayaw niya na. Kasi wala na tapos, hindi niya na kailangan sa domestic eh. Gusto niya international para pag pumunta sa ibang bansa, pag sinabi mo Marcos, iba na yung ma-associate sa'yo. Ay, ayan yung anak ni BBM, yan yung nagdala ng peace talks, yan yung nagpatigil ng war on drugs ni Duterte, yan yung emerald, ganun na yun. No? Ganun yung gusto niya naman. Oo, ganun na yung narrative art niya. So let's just call a spade a spade. Pero yun na nga, ang eksena ngayon, hindi na nakapagpigil ang mga graduates of the Philippine Military Academy. Yeah. Graduates lang naman, ito naman. Oo, graduates. Oo. Ay, pero... Graduates lang naman. Naman, graduates lang naman. So nakikita nyo ngayon na ang lumalabas sa pinakamakapangyarihan ngayong lalaki sa ating bansa, sa ating gobyerno, ay ang Speaker of the House. Yeah. Yes. I think of all the speakers of the House that I have seen in my life as a political observer since bata pa ako, Martin Romualdez. It is the most powerful, to be honest. Kasi, ako, Sasa, ngayon ko lang nakita ang House of Representatives na ganito ka-united. As in. Na, talaga, pare-parehas kayo. Hindi, mag-alam kasi Martin Romualdez is, lumaki daw kasi ito kasama ni BBM sa Malacanang noon. So, na-observahan niya mga nagaganap-ganap. Mm-hmm. Tapos, nag-train pa to under kay Gloria. Mm-hmm. Nung Pinoy, nag-Pinoy. Nung kay Duterte, nag-Pinoy Duterte. Mm-hmm. So, ang magaling kasi kay Martin, no? He's bright. He's really bright. Mm-hmm. You know, he learns and can apply it. Mm-hmm. Kaya kita mo, kaya look at the result, no? Mm-hmm. Nakuha niya yung Congress. Yeah, despite... Ganyan. Kaya despite a very, very a minuscule political capital na meron siya, di ba? Hindi mo siya mahal ng tao, di ba?
Pero look at what he achieved, Speaker of the House. Oh, diba? He's very, very good, no? Kita mo, nakipag-chami-chami, yeah. Nakipag-chami-chami siya kagad sa Amerika. Na parang sabi nga ni Malutikia na, o nandun siya, na parang, he's presenting na, if you need a guy, I'm your guy. So, kaya malakas yung loob niya na ganyang-ganyang emerut-emerut. Kaya kita mo, nakikipag-chami-chami siya dito sa Pistox, ganyan, na parang isipin mo naman, really? Pero, eto lang masasabi ko sa mga kumakampi ngayon kay Martin. Nagawa nga niya kay Gloria eh. Yun lang. Imposibleng ano, no? Imposibleng hindi niya magawa sa... Di ba, nagawa niya kay Gloria, nagawa niya kay Duterte. Mm-mm. O sino ba kayo? Mm-mm. So, in that sense, gagawin nila, ikukubra na lang sila ng kukubra ng salapi. Which is, which of course, might be happening. Di ba, na, magpamudmud na lang tayo ng Andalusia forever sa mga to para nasa atin sila. Correct. Yun nga, binibili nila lahat eh, yun yung nakakaloko. Pero the problem is, may mga tao kasi hindi nabibili. Ito yung mga graduates. Oo. Yung mga graduates kasi, mahirap yung bilhin. Siguro kung nasa taas ka na, yan pwede pa. Kasi, parang wala ka ng... Parang dead ba ka na eh. Dead ba ka na sa pagiging super makabayan or whatever. Mm-hmm. Pero hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Pero yun na nga. Pero pag lalo na pag fresh ka pa, nag-crash. Ang taas pa ng idealism mo na kailangan maging malinis. Alam mo, ano yan ha? Very, very, ano yung mga graduates. Kasi I remember, kailan pa to? Parang there was an incident. Hindi may incident. So, nasa Davao. I think nasa Davao ba ako? Ay, nagbakasyon sa Davao. Tapos parang pina-escortan kasi ako papunta ng airport. I don't know what. Nakalimutan ko na ako ng eksena. Tapos, gusto kong bigyan lang ng tip yung nag-escort sa akin. Tip lang. Kasi nga, oy kuya, pambili mo ng kape. Alam mo, hindi niya tinanggap. Sabi ko, kuya, pambili mo ng kape. Sabi, no, ma'am. Ganyan. So parang, in fairness. Kaya yung mga pag-graduates, ano talaga yan? Mataas talaga ang... Well, grabe yung training naman kasi sa PMA. I mean, academically and ano, academically and yung military training. Patriotically. Oo, diba? Patriotically. So malupit talaga doon. Ito si Kyle Rain at si Ka Eric. Asset nila yan eh. Correct. Diba? Na parang, wait lang. Tapos, nakikita nila yung nakaupo doon sa nanguusig kina Lorraine at ka Eric doon. Nakikita nila yung mga leader ng mga emerut. Wala. Mm-hmm. Parang, sandali, wait lang. Talo yung mga yan ah. Bakit sila yung nandyan? Diba dapat sumusuko yan at sila yung lumuluhot at nagkakandara pa sa gobyerno na susuko na po kami tapos tama na, tapos na. Uh-oh. Pero nandiyan sila nang uusig. Kuloy! Mm-hmm. Paano yun? And you allowed this perfidy, this perversity. Perversity. Bakit talo kayo eh? Correct. Actually may nagme-message nga sa akin na ano, colonel na nasa active service. Oh, hindi ko alam kung ano siya, kung air siya o hindi. Parang hindi naman yata, pero in active service. Galit talaga raw sila. Galit sila and very disappointed talaga sila doon sa developments. Oy, nandito si Admar. Admar, nanonood ka Hi, Admar. Oy, Admar, isuko nyo na yung franchise nyo na sa SMNI para matigil. Kayo na mag-volunteer, Admar. Just be you. Para bumalik na tayo sa ano.
para bumalik na tayo sa MOOE. Oo. Tapos ano, no? Sabi ko nga eh, ano lang, mag-create na lang si Pastor ng ano, ng parang social media platform na parang Facebook, ganun. Diba? Oo, just me, you admire. Suko yun na, paglaban nyo pa. Ano na lang, pagantay na lang kayo ng next time. Nag-ana na nga sila daw, nag-issue na sila ng resolution. I think that was yesterday. Nag-issue na sila ng resolution. Nag-issue sila ng resolution for NTC to temporarily suspend the operation of SMNI. Ganyan. Nakakaloka. Oo, pahiram ko sa inyo yung isa kong page. Doon kayo. Yung for the motherland. Oo. Eh, doon kayo. Wala lang muna masyadong lordy-lordy ha, kasi hindi naman po ako lordy-lordy. So, mausapin ng bayan, Kerry yan. Alam naman na pastor yan. Diba? Oh. Tapos may hearing pa against kay Kibuloy. Alam niyo na parang, Lord Almighty, why don't you just file an extradition case against Kibuloy and then let Kibuloy face the courts. Diba? Mm-hmm. Ganun lang naman kasimple yan. All of this, ano ba yun? Nag-burp pa tuloy ako. I'm so sorry. Excuse me. Alam nyo naman, you can take the girl out of Luneta, but you cannot take Luneta out of the girl. So, wala po akong rich parents sa New York. Who will let me take care of the business? Anyway, so, so ganun na nga, ang eksena dito. Kaya sila nag-backpedal. Makinig ka, biological woman. Makikinig ako, oo. This is an insight from a Bulalakaw maid. Uh-oh. Womanhood. Gawa sa Bulalakaw. Oo. Kasi nga, natapik yan. Oo. Nang presidente, kasi baka may lumapit sa presidente na sir. May mga graduates. Nagalit na. Ilang graduates? Ang nakapirma lang po, sir, ay 146. Eh, sir! May mga retired pa. Pero ibang issue naman. Anong issue? Yung dayaan daw ng 2022 election. Ganyan. Ha? Di ba yun yung naging meet siya noong kuplat daw ng mga retired emerald? Ha? Talaga? Ganon? Oh, tapos sir! Oh! Nagising siya dito. Oh! Nako, may nagbabanta. Pag tinuloy-tuloy mo raw yung emerald sa China, baka daw may may bumaklas na parte ng pakwan. Ganon! Shit, ito nagbabanta na to na parte ng pakwan? Asar na din eh, di ba? I mean, huh? They get agitated every day and you know that's at hindi sila pinapansin. Kinansabi. Tapos yung pagpapatuyo ng buto ng pakwan para pagkakitaan, kinansel pa. So parang huh? So ngayon, sabi, merong parte ng pakwan na babaklas. Hindi pa talaga namang hinihiwa-hiwa ang pakwan. Pero sir, ang pakwan na to, dapat lalamasin mo ng buo. So, ganun ba yan? Oo. Kita mo, tawa ng tawa si Celia Mayol. Kasi si Celia Mayol, paglamasan ng pakwang buo, relate na relate siya. Saka si Maria Lea Rueda Bernabe, na saan ka base, Maria? Hong Kong or Singapore or ano, Middle East or somewhere in the Philippines? Ito padalas ko makita si Maria Lea Rueda. Diba?
So, ganun nga. So, parang, patong-patong na patong-patong na po ang kaeksenahan ng mundo. So, siguro, tinapik na si Insan, madam. Ikaw, sa tingin mo, hindi tinapik si Insan? Well, hindi ko kasi na-visualize na gano'n na, ano, na parang, merong mga lalaki, yung sentiments ng mga, I mean, na gano'n ka-detail, no? But definitely, yung 146 na graduates, may impact talaga yon. Kung paano yung na-communicate sa kanila or whatsoever, kung na-communicate sa HOR directly or sa presidente, ganyan, natakot talaga sila dun. Diba? Hindi, kasi nga, yung ano kasi, yung mga graduates kasi, graduates lang yan. Siyempre, yung mga hindi naman graduates, hindi naman kasi pwedeng pumirma. Pero may sense of Everett. Ang problema kasi dito, madam, ang Speaker of the House ay hindi presidente. Ngayon, kung may, halimbawa, merong mangyaring, ipopromote ko na yung pelikula mo, Daryl, ha? Halimbawa, may nangyaring pila sa papa mo na mahabang-mahabang-mahaba. Oo. Hindi mo sasabihin na, hindi ka po pwedeng mag-declare na, ay, sorry, sasarado na po natin ang takilya, no? Kasi hindi naman ikaw yung may-ari nung cinema. Sinehan. O, diba? Mm-mm. So, ngayon, naluloka ka, ipakla. Paano nga naman? Kung may mahabang-mahabang-mahabang pumila sa para kang papa mo, no? Oo. Pero hindi naman ikaw yung may-ari ng cinema para sabihin mo, i-close namin ang cinema. Oo. So, hindi ka pwedeng mag-declare ng... I declare Emerut. Kasi Emerut, oo. Hindi naman ikaw yung presidente. Yes. Klaro-klaro. Yung may tumapik or whatsoever. Kitang-kita yun dun sa ano eh. Nag-reflect yun dun sa basis nila on retracting yung ano. Nag-issue sila ng release ni Doc Lorena at saka ni Ka Eric. Kasi, sa totoo lang, hindi balance yung sangkaterbang justification na ginawa nila. Tapos ngayon, biglang offer humanitarian reasons, palayain natin sila, ganyan. Diba? Parang di naman kayo ganyan ka, ano, no? Parang galit naman kayo nung nasa hearing at talagang pinaninindigan nyo yung rules ninyo. I mean, pagkatapos you're willing to make a joke out of yourselves, tapos bigla sasabihin nyo na ganyan. Impossible ginawa niya yan out of your own will. Diba? May tumapik talaga. Hindi, eto kasi, ang nangyayari po kasi mga kababayan ngayon is ito yung babaeng naramdaman niya na, shit, sabi, ulo-ulo lang. Bakit parang pumapasok na ng medyo mahaba-haba? Bakit tinotodo na niya yung ano? Pinataulo-ulo ko lang to eh. Sabi niya, pinataulo-ulo ko lang to eh. But gusto mo ipasok ng buong? yung nakagaya, diba? Hindi, nakalihaya. Ganyan, diba? Oh, just the tip. Ako naman ganyan. Okay. Ay! May sinampal ng babae yung ano, yung nagsabi na ulo-ulo lang. Yan ang nangyari ngayon. Kaya ngayon, natauhan. Sorry. Okay, next time, ulo-ulo lang. Kasi, pag ipinasok niya na lumapas siya ng ulo-ulo lang, eh, yung sumampal sa kanya, gusto magdemanda ng rape. Kasi rape yun, di ba? Rape yun. Oo. Ulang bilang pinasok lahat, rape tapos yun. Tapos bilang pinasok, oo. So ganun, so ang moral
lesson po natin sa ito is, pag sinabi kang ulo-ulo lang, at naramdaman mo na, ay, wait, hindi na to. Sampalin mo kagad. Sampalin, oo. Otherwise, you lose the chance. Oo, kasi, mm-hmm. pag hindi mo nasampal at natapik yan, tapos nandun na, halalay. Wala. Ang ending yan, ikaw ang bibili ng diapers at gatas. Mm. Aminin nyo yan. Mm. Yung mga classmate nyo ng high school, dyan nag-umpisa, ulo-ulo lang, o nabuntis. Oh. Ang ending, sila ang bumibili ng diaper at gatas. Aminin nyo yan. Ay, at Joey, may bumabati sa'yo. May bumabati sa'yo. Hi, Joey. Good luck na lang kay Kiboloy, ka Eric, at sabi ni Teng. Oo, good luck sa kanila. Ayun. Sabi ni Denvon, ewan ko sa mga allegory mo, sas. Ewan ko rin sa'yo. Ano, babe? Ano pa nag-uusapan namin dito? Alam mo, meron kaming ulo-ulo lang series, no? Pasok siya sa ulo-ulo lang series. Yes, so this is an ulo-ulo lang, another ulo-ulo lang situation. Diba? Diba? Ulo-ulo lang. Ulo-ulo lang. Ulo-ulo lang. Oo. So, ito na. So, ngayon, natapik na sila. Sabi, ulo-ulo lang. Ngayon, itong si Migs Nograles, pag-usapan daw natin si Migs Nograles, madami. Oo. Sige, pag-usapan natin si... From Davao siya, di ba? Alam mo si Migs Nograles, alam ko ang wangis mo, no? Naka-veneers ka pa. Naka-veneers siya, di ba? Oo. Migs Nograles. Oo. Tapos pakit ng pakyut sa TikTok, ganyan. Alam ko si Migs Nograles, asawa ba to Nino? Or anak ba to? Or ano ba siya? Anak yata siya. So, single. Single ba si Migs Nograles? I think so. PBA party list? Ano yung PBA? Ano yan? Yung kila mga athlete yata yan? Athlete? Atleta ka ba, girl? Oo. Ano daw to? Attorney Migs Nograles is a lawyer, a daughter, and a leader under PBA party list. Party list. Oo. Pero saan ba yan ang atleta? Sila Manny Pacquiao. Sila Manny Pacquiao to, alam ko eh. Nag-ano. Tapos, si Migs Nograles daw, ay may, may asawa na ba to si Migs? Parang wala. Well, kung ganyan parang ang single mo, siya. Girl, kung ganyan ang itsura mo, dapat may asawa ka na. Charot. Oo nga eh. Oh, in fairness, ang ganda ng mga pinag-aralan ni Migs Nograles. Ah. University of Oxford, Summer Law and Business School. Ito yung mga, basta magbayad ka lang, papasok ka. Oriel College PBL International Program. Oh, kita mo na. Basta magbayad ka, papasok ka rin lang dyan. Columbia University Global Center, Ride Hall, Paris, France, mga ganyan, M&M. May pera ka, kaya ka nakapasok. Aminin natin yan. Anyway, so, nagtuturo pala siya dati sa Ateneo de Davao University, Rizal Memorial Colleges, at sa, girl, sa Jose Maria College na pag-aari ni Kiboloy. Ni Kiboloy. May show siya sa SMNI. Kasama siya sa show ni Attorney Mark Tolentino. Legal Minds, Pinoy Legal Minds. Ayan. So naging talent siya ng SMNI. Alam mo ito masasabi ko yung Migs, ha? Wag ka nang mamasasaktan. Dahil alam mo naman ang bibig ko, no. Sasabihin ko kung nasa utak ko. Migs, ikaw yung sa nakikita ko yung mga picture mo, mga litrato mo, Migs. Mukhang ikaw yung babae nung high school na kung boto ka ng class muse, parang ikaw yung magpepresenta sa sarili mo. Alam mo yon? Alam mo yun? Alam niyo mga ganyang eksena nung high school? Well, hindi, kasi, well, isang beses lang ako nakapag-co-ed nung high school nung ako ay, what's this? Yung
lumayas ng bahay at pag-aral ng public school kahit papano ng ilang weeks hanggang nahanap ako ng nanay ko. Anyway, that's another different story. Pero di ba ganon? Di ba may... Pag may ganon siyang vibe. Oh. Di ba may mga election? Alam mo na, yung mga gustong magpresenta pag-election ng class news, yun talagang magsusuot yan ng alam ni Rex election, magsusuot yan ng ano, ng... Ay, sandali, wala pala akong muna nakikita yun. Yung ganon. Alam mo na yon, di ba? Ganon yung vibes niya. Parang alam mo yung... Alam mo yung pag, ano, halimbawa, ganito, na... yung mga tipong pag niyaya ka ng parking lot, sasama ka. Ganon. Ganon yung vibes niya, girl. Grabe no, siya. Bakit? Eh, kasi nga mukha naman kasi siyang magaling mag-ayos ng gulong. Alam mo yon ng ganyan. Magaling mag-ayos ng gulong. Magpalit ng gulong. Saka, or magpalit ng brake fluid. Alam mo yon or... Brake fluid. Parang mas brake fluid. Oh. Diba? Yung mga tipong kaya mong, halimbawa yung naiwan yung susi sa loob ng sasakyan. Kaya yung gustong kahin. Oo, ganon. Ganon siya, girl. Yung, ganon yung uri niya. Oo. Ano nga siya, daw dito, Nograles nga siya. Anak siya nung noon na politician na Nograles. Kapatid niya si Carlo Nograles. Diba? Alam natin niya, yung mga tipong, to cut it short, she is a girl. She is a girl you can bring anywhere. Ganon. Ganon. she is a girl of many talents. Ganon. Actually, she's a girl of many hindi naman many talents, no? Very selected talents, but those are the talents that can you get, that can get you there at the shortest possible time. Ganon. She is a girl of, she is a girl with very important talents. Ayan, ganon. Oo, girl. Kasi ano yan eh, halimbawa. Of valuable talents. Yan. Of valuable talents. Hindi, kasi, hindi mo naman masisisi si Migs Nograles, no? Just like any woman in the world na lumaki ka ng political family, di ba? Hmm. Gusto mo naman ma-set but, apart yung sarili mo sa pamilya mo. Correct. So, gagawa ka ng sarili mong daan, ganyan, ng sarili etcetera. Mong path. Oo. Sa sarili mong path, di ba? Mm-hmm. Chimbustar, ganyan. Emerut, di ba? Maraming ganyan, no? Especially sa politika, napakadumi niyan. Di ba? Kung kailangan mo magbigay ng blowjob, magbibigay ka ng blowjob. Ganun lang naman yan. So, di ba? So, halimbawa, blind item si ano, no? May blind item si Direk Daryl. Sabi ni Direk Daryl, ang blind item niya, sino raw itong politiko na, ay, sino raw itong actress na noong kalaraan, eh, ang ingay ng bunga. Tapos ngayon, is, nasa parking lot daw, ganyan. Oo. Tapos, parang napamahal daw sa kanya yung politiko dahil, sagad daw. Ganyan, sagad, sabi. Ako magaling, naman, sabi ko. Magaling magpalit ng gulong. Magaling nga, kasi kailangan, alam mo ha, hindi ako marunong mag-drive, pero magaling din ako magpalit ng gulong. Ang pagpapalit kasi ng gulong, Joey, kailangan nito is, ito todo mo to. Di ba? Kailangan iikot-ikot mo yung... Correct. Ano nga tawag doon? Yung jump? Wrench? Ano bang tawag dyan? Wrench? Wrench? Oo. Kailangan iikot-ikot mo yan ng todo. Tapos ipapump mo pa. Di ba may pump yan? Para yung kotse tumakas ng kaunti. Di ba? Ipapump-pump mo ngayon. Tapos iikot-ikot mo yung wrench. Di ba? Siikot mo ganyan. Kailangan suwabe.
Pero ang sabi ko naman dito kay Direk Darrell, eh paano na naman hindi sasagad, hindi naman ganun kalakihan yung kay Congressman. Diba? Pagkakalanan mo yung ulo-ulo lang. Diyan na pala. Napala siya. Akala niya yung doon na. Diyos me. Kasi ang sinabi lang naman kasi ni Direk Darrell, in fairness to him, is sagad daw. Pero hindi naman yung sinabi na deep throat kasi. Magkaiba kasi yun, girl. Kasi pwede kasing sagad na hanggang ano lang, I don't know, hanggang kalahati ng bunganga mo. Sagad na yun. Yung sagad, hindi kasi nilina kung kaninong perspective. Yes. Pwede kasi perspective ni congressman. Sa perspective ni congressman, nagulat siya. Diba? Sagad. Oh, doon sa perspective ng isa. Ay, andyan na pala. Ito na pala yun. Ito na pala. This is it? This is it? Oh, diba? Okay. Anyway, so ito ngayon, ito ngayon kay Mix Nograles, no? Ganun siyang klaseng babae, no? Go-getter. Kailangan gumawa ko ng sarili kong path. Kasi nga, I don't wanna be associated. I don't wanna be under the shadow of my father. Of my father, my mother, my brother, sister, how do you brush your teeth? Ayaw niya maging kasama sa commercial ng Happy Toothpaste. Gusto niya na sarili niya ang close-up commercial, kaya may veneers. Yes, actually ang mas niyang commercial ay floss. Dental floss? Bakit? Ito naman si Joey. Or toothpick. Yan naman gusto niya commercial, no? Gusto niya commercial yun. Pumunta ka na, kamusta yung kanyang yung performance niya dito sa usaping ito? Okay, so ngayon, kailangan mo magpakita ng gilas kasi gusto mo maging commercial model ng dental floss, ng toothpick. Kailangan magpakita ka na kaya mong kaya mong manalo ng class muse. Diba? Ganon. So ngayon, ganun ba? Sige, papakita ko laban. Ganyan lang pala. Labanan lang pala ng class news. So, ang ginawa niya ngayon, binarubal niya ng binarubal yung dati niya mga katrabaho. Sino ba itong, tinutukoy mo pa rin ay yung ano, ay baka makonfuse kayo ha, yung dinidescribe ni Sas ay yung kaklase mo nung high school. Diba? Baka makonfuse kayo ha. Ang dinidescribe namin dito, yung kaklase namin nung high school. Ayan. So ngayon, babalik na tayo kay... Ang haba ng analogy. So, babalik na tayo kay Attorney Migs. Attorney Migs Nograles. Sa Attorney Migs Nograles ngayon. News kasi kayo na ano, ang tawag dito. Relate pa lang, pero hindi pa tayo nakakarating dun sa pag-relate na yun. So, alam mo naman, kailangan mahabang usapin. Introduction. Nakakarating muna tayo sa... Complicated. Oo, nakakarating muna tayo sa parking lot, di ba? Kung paano magpalit ng gulong. Ayan. Okay. So, ngayon, si Migs kasi, syempre, parati ka na lang nakasama sa pangalan ng Nograles. Kailangan may sarili kang pangalan. Ngayon, kanino ka didikit? Hindi ka naman pwedeng dumikit sa mga Dutertes kasi nga, you're always gonna be under the shadows of Duterte. Correct. So, ngayon, dumidikit ngayon siya. Malamang, ang didikitan niya ngayon ay Romualdez and Marcos. Diba ang tawag niya nga kay Sandro Marcos, boss? My boss. Alam niyo ba yon? Tawag niya kay Sandro Marcos, I'm my boss. Meron niyang picture before. Ang sabi niya, boss niya si Sandro. Ayan o, sabi niya, may picture pa silang dalawa.
Mm-hmm. Oh, sabi niya, Attorney Migs Nograles now calls 1st District Ilocos Norte Representative Sandro Marcos her boss. She posted on her Instagram story a selfie with Sandro and captioned it with, "My very hardworking boss." Pero, ang picture na ito ay hindi sa Congress. May parking lot sa likod. May kinalaman ba? Sandali ah. Baka naman, ano kaya, sandali, papakita ko sa inyo yung picture. Oh, di ba may parking lot sa likuran? Oh. Antaray. Oh, di ba yan oh, parking, ano yan? Ano yan, mm-hmm. Joey? Sige nga, ano yan? Mm-hmm. Parking lot. Oh. Oh, parking lot. Mm-hmm. Dinidescribe ko lang po yung picture. Ah. Wala po itong kinalaman sa ating sinasabi kanina. Baka ma-confuse kayo. So, yun ang sabi niya. So, hardworking yung boss niya. Oo. At sa gimmickan pa ata to. Ano yung gimmickan ito? Oo, gimmickan siya. Diba? Oo. May sakit yata si Sas. Ano, lahat na ba may ubo dyan sa China? Lumalamig na? Oo. Hindi kasi girl, ano, negative na ngayon. Oo. Nag-snow na. Oo. So, so ayun na nga, sabi ni, ay may mga natatakwa, may huli daw. Wala po kayong nahuli, diniscribe ko lang po yung picture. So anyway, Chimbo Star, so ngayon, eh syempre, doon ka, kung, kasi ganyan ang career eh, di ba? Doon ka lalap, kung gusto mo umadvance, umakyat sa eksena, umakyat sa Kemerut, doon ka kung kanino ka makaka-advance. Unfortunately, that's the way to ano eh. Sa system natin ngayon, yun yung ano, if you want to be favored, dun ka sa malakas, di ba? They have to find ways on how their one vote can be more valuable. Di ba? Ayun. So, eto na, nabasa ko na yung resolution. Resolution tuloy. Ay! Ano pala tayo? May special non-working holiday again. Ay, kailan? Fairness. 26. Kailan? Sa 26. Sa 26, oo. Na mahaba-haba ang ano. Mahaba-haba ang Pasko ninyo. Correct. Mm-hmm. Show ang eksena. Yes. Mm-hmm. Pero yun na nga. I think so ayun na nga. So in short, itong mga eksena ni Attorney Migs dito sa SMNI legislative inquiry, ganyan. Kasi it's ano understandable. Expected sa isang babae na nagbi-build ng political career. Apart from the shadow of your mother, father, brother sister, how do you brush your teeth? Brush your teeth. Ganon. Mas nasa tono ka, so I give it to you. So ganon na nga. So, kayo, yung mga nanonood sa atin, why do you think Migs Nograles is doing this? So, ano ba yan? Wala. Ganun yung, if you want to advance, di ba? Ganun ang ano eh, ganun ang kalakaran eh. If you want to advance and if you want to, ano, if you want to make your one vote more valuable, eh, kailangan mong gumawa ng concession. Ayun. So, yun na nga. Galit daw sa SMNI si Migs. Hindi, I think kasi kailangan mo yan eh. Kailangan mo ng paandar. Alam mo yon? Pero yun na nga, nagkamali sila dito kay ka-Eric at kay Lorraine. Oo. Akala nila sapat na
yung kapital nila para itumbay yung itumbay yung SMNI. And kasi alam naman natin na, 'di ba, alam naman natin yung reason to, well, they're running after SMNI eh. Pero hindi may ano kasi, may kumbaga parang maliit yung SMNI, hindi naman siya talaga super threat eh, 'di ba? Hindi naman siya yung parang kasing lakas na ABS-CBN, TV5, ganyan-ganyan. Pero meron kasi siyang solid following yung SMNI. Meron siyang sa Mindanao, solid following. Lalo na sa Mindanao. Lalo na sa Mindanao. Mm-hmm. Pero siyang solid following. Pero, ayan, sige, go. Kasi yun lang din ang platform ni Duterte. Yes. Yes. Diba? Diba? Diba, Joey? Huwag kami nga. Correct. Baka malaman nila. Baka malaman nila na alam natin. Baka malaman nila na alam natin. So, yun. So, kaya umurong-urong yan. Kasi nga, may, ako talaga yun ang teorya ko, En. Natapik si Insan. Mm-hmm. Ikaw, ano sa tingin mo? Ba't umurong? Kasi ano eh, parang, oh, tapang-tapaw niyo ah. Oh, ano, Attorney Migs, asa na yung paano mo, basis-basis mo ng kinemerlo ninyo? I mean, for them to, ano, no, hindi kasi pantay yung justification nila nung ginagawa nila yon. And trying to present themselves na nagpa-follow lang sila ng rules, eto kasi yung ano, eto kasi yung fair, eto yung ganyan-ganyan, tapos bigla kang babaligtad. Kitang, you know, it's very simple. Hindi nyo kinaya yung backlash. Hindi nyo kinaya yung you overestimated yourselves. Tingin ko akala nila makakapag ano na sila, makakapag set up na sila ng major assault and they have to retreat kasi hindi nag-work. I'm not so sure kung ano magiging effect nito dun sa SMNI franchise. Kasi feeling ko tutuluyan pa rin nila yan eh. Gagawin nila ng ano yan eh. Tutuluyan pa rin nila. Pero at least yung gulo na dinulot nung pagpiit nila dun sa dalawa, kay Doc Lorraine at saka kay ano, ka Eric, yung pag sudden change ng decision nila doon is very telling na ayan, you're not as strong as you think you are. Diba? Pero I think they overestimated themselves and underestimated Ka Eric and Lorraine. Yes. Alam mo 'yon? Alam mo bakit? I think they underestimated Ka Eric and Lorraine kasi walang congressman na nagtatanggol sa kanilang dalawa. Yes. Alam mo yun, hindi siya katulad ng ABS-CBN franchise hearing, bakla. Na merong, diba? Ano? May mga, meron talagang debate. May nagtatanggol sa ABS-CBN at merong bumabarubal. Ito kasi actually, wala, unanimous sila against SMNI. Pero unanimous din sila na i-lift ang... Oo. Pero sabi ni, ano, I don't know, sana sabihin nila kung sino yung mga bumoto na palayain si Lorena, si Doc Lorena at si Ka Eric at saka yung mga hindi nag-agree. Sana ilabas rin nila yon. Pero ang ano ko dito, actually ang surprise na surprise ako sa behavior ng House of Representatives. Grabe yung ano eh, grabe yung pagkakaisa nila doon. Yung parang, pucha, anong ginawa? Anong pinainom dito? Parang anong ginawa dito ni ano? Anong klaseng paghihimas ang ginawa dito ni Martin? 'Di ba? Na parang remember nagkaroon pa ng space to sa plenary dahil sakit na sakit ang damdamin ni Representative JJ Suarez sa pambabalahura sa kanilang House Speaker. 'Di ba? Yung parang putya, ano to? Anong kagaguhan to? Baka kasi
Baka kasi, alam mo, minsan kasi, Joey, ah, minsan kasi, mm-hmm. ganito. Minsan kasi, kailangan mong magpakitang gilas na magaling kang magpalit ng gulong. Kaya sasamahan mo siya sa parking. So ito si Danilo, ano pa pangalan niya? I forgot. Suarez. David Suarez o JJ Suarez. Si JJ Suarez na JJ. I know that you know that I know. ulitin ko. JJ. I know that you know that I know. Yan. Di ba? Aminin mo, JJ, ha? Uh-huh. Yo, JJ, I know that you know that I know. And we know that you know that I know what we know. DJ, give me some scratch. Ganon. So, ang masasa... para ka nang si Tipi Gumalaw. Ako po yung ganitong original Gumalaw. hindi talaga kayo nagpa-follow since 2016. So anyway, so ang Xena girl is kasi nga, di ba may mga ano siya sa ombudsman? Yes. Patong-patong na kaso sa ombudsman. Na willing siyang tumuwad pag sinabing tuwad. Diba? Alam mo, actually, okay lang naman tumuwad. Ikaw ba? Sa tama, syempre, yung, diba, sino ba may ayaw nung tuwaran, diba? Syempre, gusto mo rin naman tumuwad, diba? Pero tutuwad ka sa tamang pagkakataon, diba? Hindi sa tamang pagkakataon at sa tamang lugar. Ito kasi, paano ba tumuwad ng tama? Ganon dapat ang tanong, Joey. Paano tumuwad ng tama para mapayuhan naman natin ang mga katulad ni Yo, JJ, ganon. Para maging kaiga-igaya ang pagtuwad. Ay, yun na lang, yun pala. Dahil ang pagtuwad naman, ay hindi naman ito masama per se, diba? Ang yes. Pag-uusapan natin dito is yung pagtuwad ng, ano ba yung kaaya-ayang pagtuwad? Diba? Unang-unang sa tamang tao daw, sabi dito. Correct, tama yun. Diba? Tutuwad ka sa tamang tao. Guys, ganito. Mm-mm. Kasi napaka-vulnerable kasi pag nakatuwad kayo. Mm-mm. It's vulnerable, but at the same time, you have control. Ganon! Diba? Mm-hmm. Kaya nga pag woman on top, diba ganyan ang position. Diba mm-hmm. you have control na kung gano'n lang ka, kung ulo-ulo lang o itsasagad. Yeah, ganon. Mm-hmm. Eto kasi yung pagtuwad kasi niya. Ano kasi to dog style. Wala kasi siyang, yung pagtuwad niya kasi masyadong ano, masyadong parang... Give mo na lahat. Give mo na lahat pati butas ng puwet mo magkataon. Mm-hmm. Diba? Parang, ay, nagkamali ng pato. Ganon. Oo. Wala na siyang pake. Hindi, ito yung tuwad na vulnerable. Ito yung tuwad na vulnerable. Oh. Uh-oh. Yes. So, na dog style siya doon. So, di ba siya, sino ba kasi ang nag-file ng motion na i-contempt itong si Eric sa kasi Lorraine? Ano si, Alex Bukayo Brigade ba yan? Yung Alex Bukayo Brigade ba yan? Well, ang nag-move is si Johnny T. Pimentel. Pero yung nag-open, Another congressman yung ano. Ayan yung Alex Bungkayo Brigade, diba? Oo, yung Alex Bungkayo Brigade. Oo, siya. Si Akop. Hindi si Akop, isa, parang Congressman S. Congressman S. P, si Akop, hindi ba P?
Teka, check natin. Si Paduano si raw. Hindi na ba si Paduano? Paduano. Si Paduano ang nag-offame? Offame? Ah, yung nakasagutan ni Ka-Eric. Si ano yan yung dating Alex Bungkayo Brigade? Commander ng Alex Bungkayo Brigade. Oo. Guys, guys, ganito tayo, nakakaloka ang ating bansa. Sa mga hindi po nakakaalam kung anong Alex Bungkayo Brigade, ang Alex Bungkayo Brigade po ay isa po itong terrorist group. Vigilante group. At ito po ay isa po siya isang armed group na splinter group ito ng CPP-NPA. Kalaban din yun ng NPA, yung Alex Bungkayo Brigade. Actually, kalaban nila sa pagiging pangungubra. Okay? Mm-hmm. Pangungubra sa mga businesses or ganyan sa revolutionary shock chest, ganon. So, Sparrow Unit. So, ngayon, yung dating commander, ayan, pinapasayal dun yun. Representative nyo na. O, diba? Diyos mio, Santissima Trinidad ng punyeta. Diyos mio. Ayan. So, ganon nagsend. Kaya mahirap din siguro sa mga kabangga, no? Siyempre, ano yan? Armed group. Loaded, Loaded. So, ganon nga, mga kababayan. Kayo, ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit binabati po namin ang 901 million views. Million, oo. Sana umabot na tayo sa 2 billion 66 million. Ayan, followers. Ay, ano, ang tawag pero ito? Pero ayaw pa rin nilang sagutin, no? Correct. Oo, talagang kakapal lang mukha. Pagkatapos nagbago pa sila ng budget last minute sa Bicam. Mm. Nagbago-bago pa sila ng budget. I mean, sobrang kadiri, nakakasuka talaga. Ang mapansin mo lang, mabalik lang ako saglit dun sa yung mga maiingay ngayon sa House of Representatives. Karamihan sa kanila may issues, may mga kaso sa ombudsman, may malalaking kaso ha, millions and millions of active cases. Saka mga bagong congressman na hindi natin naririnig ang pangalan noon. Oo, na nagka-carve. Either gumagawa ng eksena. Or ayaw ma-eksenahan. Or pupunta ng parking lot, ganon. So, di ba? So, halimbawa, ito si Tambunting. Narinig yun ba si Tambunting before? Oo. Si, ano to? Si Yo-Yo-Jo, JJ? Oo. Hindi mo sila ex-senadora before eh. Si Paduano, parang. Siya ba yung isa? Ex-senador? Si Johnny Johnny T. Oo. Parang hindi sila yung nag-a-appear sa mile. Hindi sila nag-a-appear sa pinag-uusapan ng bayan. Di ba? Si Akop. Di parang maano mo, congressman pala to. Tapos pag chinek mo, ilang beses na pala to naging congressman. Oo. Di ba? So, kailangan pabibo. Oo. Ano si JJ? Parang, wow, tagal na pala itong politiko. Sabi ni Romeo, meron daw siyang narinig, Tambunting Phone Shop. Kanila nga yun. Kanila nga yung Tambunting Phone Shop. Si itong congressman Tambunting na to, kanila talaga yung Tambunting Phone Shop. Mm-hmm. Mm. So in short, talagang mayaman yes, sila. Yes, Ray. Tambunting, sila talaga ang may-ari ng Tambunting Phone Shop. Phone shop. At marami silang gold kasi phone shop. Yes. So ngayon,
Ganun ang eksena. Pero hindi nila na-anticipate na ang mga graduates, graduates lang, Joey, ang mga graduates pala, ay mag-up in arms na supportahan. Oo. Ang kanilang pinakulong. Oo, may mga nagko-comment dito kanina na parang feeling nila sa, for them, yung habeas corpus sa Supreme Court is also a factor why they, ano, why they changed their decision. Tingin ko merong influence pero hindi siya yung super major na hindi siya yung major na may ano rin sa kanila yan kasi syempre pwede silang ano eh pwede silang mas masabon ng Supreme Court doon eh hindi pero well, ang ano naman oo ang ano naman kasi niyan is na anticipate na nila pwedeng concern din sa Supreme Court ang hindi nila na anticipate eh itong mga graduates Of the Philippines. Ito mga air, diba? Oo. Hindi nila na-anticipate na bibenta ang bibingka. Correct. Ni Doc Lorraine. At ang puto-puto at ang puto-bumbong ni Ka Eric. Oo. Very relevant yan ngayon kasi magsisimula na ang simbang gabi. Correct. Nagsimula na po, magsisimula pa lang. Hindi pa, next week pa, sa 16 pa. 7 days Ayan. Before, di ba? 7 nights before, di ba? Tama, di ba? So, hindi nila na-anticipate na masarap ang bibingka ni Doc Lorraine. At ang puto-pumbong ni Ka-Eric. Oo. Blockbuster. Na blockbuster ito bilang paghahanda sa Kapaskuhan. Okay. Enlighten daw natin sila tukol sa habeas corpus. Ikaw mag-explain yan, biological woman, at ikaw ay, yan naman ang nag-law ka naman. Go. Gawin mo. But, ako'y busy-busyhan. Well, ang tawag dito, kasi nga, supposed, kasi nga, di ba, hindi ko alam yung ano, no, content ng petition ni Attorney Harry Roque. Pero basically, ang premise is, they would want the House of Representatives to produce the body of Ka Eric and Doc Lorraine Badoy kasi hindi ka nga po pwedeng magkulong or magdetain ng isang tao na wala namang charge na wala namang kaso na malinaw okay so ngayon di ba parang ang kinikemi nila sa SM na is fake news ganyan. Wala namang pong kaso sa fake news. Yung nakakasuhan sa fake news. Kung kunwari ako, sasabihin ko, naniniwala ako na lahat ng pusa sa buong mundo ay pinapanganak na tatlo lamang ang paa. Diba? Can you sue me for that? Diba? So ngayon, basically yun yung ano doon, the body needs to be produced. Kailangan ilabas yung kaya nga corpus, ganun. Naduwag ang mga cretins. Ayun. Si Joey bumoto ng yes sa ABS-CBN. Tapos si Gus against sa SM9. Si Joey? Bakit ako, Rick Gomez? Bakit ako bumoto? Di ba ang congressman? Ayun. So, anyway, yon. So, Ayun lang. Ano bang kinemer doon? Tingin ko na-anticipate yun ng ano. Tsaka kasi medyo matagal mag-decision din naman yung korte. So parang, ako feeling ko talaga, hindi ganun ka-sold yung House of Representatives na ganun kabilis nila ina-anticipate na mas malalim pa ang drama bago magpa-contempt si Ka Eric at saka si Doc Lorraine. Hindi nila in-anticipate na ganun ka-ready yung dalawa na they can take those kind of things. Tapos, yun nga, na hindi nila makukuha yung simpatsya ng mga tao. Ayan. Ayun na nga, gusto i-produce ang body, produce the body. Pero yun na nga, anong masasabi mo sa mga ginagawa ng Ensaymada bloggers about sa issue ni Ka Eric at Doc Lorraine. Tanga-tanga nila. Kasi ganito, kung ako, Sasa,
Di ba nagtanong si Ka Eric? Kung kumari ako ensaymada vlogger ako. So ang trabaho ko, paprotektahan ko si Tambi. Di ba? So ngayon, kung ang tanong ng SMNI ay 1.8 billion, travel expenses daw ni Tambi, ganyan. Ang sagot ko doon, well, the House of Representatives is authorized to spend up to 2,066,000,000. So it is within the authorized amount to spend on travel expenses. So what is wrong with that? Diba? Doon ko sisimulan yung kwentuhan. Doon ko sisimulan yung kwentuhan. Yung problema kasi, wala naman kasing smart dito sa mga Tambi at sa BPM vlog. Galit na galit sila agad. Parang hindi, nag-i-insinuate, kineme, ganyan. Naka-mute ka, Sas? To be fair with them, hindi naman sila binabayaran dahil matalino sila. Well, oo, tama ka rin naman doon. Okay, so, ayun pero, na, no? We cannot blame them to provide the service according to the specifications of the manual. Ito naman, sandali lang ha, baka sasabihin nyo naman, nag-insinuate. Ganito kasi yan, di ba? Ang mga, halimbawa, IKEA, di ba? May mga specifications ang furniture ng IKEA. Di ba? May specifications. Mm-hmm. Halimbawa, bumili ka ng table, ito yung specifications. Tapos nung nabuo mo, ang feeling mo, magmumukha siyang Nara. Hindi mo pwedeng ganun yun, girl. Eh, hindi naman Nara yung ginagamit ng IKEA ng wood nila. This is just like, ano bang wood ito? Wood-woodan. Diba? So, ganun lang naman yan. They cannot go beyond. Ay, batiin mo, girl, ang bumalik uli ng 993. Oh. Kanina kasi 1 billion na ang ating. 1 billion na. Oo. Hoy, kayo mga almost 1 billion namin nakikinig, i-add nyo si Joey. Ayan, 1 billion na. 1 billion na ang mga ang nanonood ng live ng ating show. Oo. So ganun, Joey, no. You cannot fault them because that's a specification of the manual. Yeah, oo, pero I mean, 'di ba, parang ang doon, parang just me, ang tawag dito, ang goal niyo naman ipagtanggol si Tamba, galing-galingan niyo naman. 'Di ba? Galing-galingan niyo naman. Yun yung reason kasi kaya hindi ko magat yung nila, yung parang hindi fake news kayo, kineme, ganyan. Hindi mo approve na fake news eh. Yung approve na fake news eh. Paano yung approve na fake news? Nagabas ba kayo ng data or ng resibo to na, 'di ba? To settle the score once and for all, 'di ba? Lalong nabaon, 'di ba? So ngayon, ulo-ulo lang yung gusto nila na baon. Oo, correct. Hindi nila expected na nabaon. Sila yung nauulo-ulo. Oo. Sila yung nang uulo-ulo lang, pinupush nila yung envelope. Pagkatapos hindi nila alam, may nakatutok na iba sa kanila. Tapos yung nakatutok sa kanila na iba, yun yung bumaon. So akala nila, ano yan? Bakla? Anong meron? Ituloy mo lang, titingnan ko lang muna ito bago. Oo. Ayun, so hindi nila ina-expect na, di ba, na magkakaroon talaga siya ng hindi mo ma-prove eh, hindi mo ma-prove na, kung sinasabi niyang fake news dahil 1.8, di ba, trabaho ba naming nagtatanong na mag-provide ng proof on this kind of things, pera ng bayan yung pinag-uusapan dito. Meron kayong duty to be transparent, meron kayong duty to provide information and to provide, details on how you use the pera ng bayan. Eh, syempre, kung sasabihin, hindi, fake news, kaya kayo, kaya ang dami niyong problema dahil fake news kayo. And the conversation that comes with it, like yung problemado sila sa 1 million consultancy fee ni Jason, sa yung mga ganun, parang,
problema kayo kung bakit mayaman yung tao? Eh di problema. Sige, pag-usapan natin bakit ang dami-daming pera ng mga Marcos. Di ba? If these people are very, very concerned na ang laki ng tinatanggap na consultancy fee ng ni ano Manong J. Sonsa, o bakit hindi natin pag-usapan bakit ang yaman-yaman ng mga Marcos? Di ba? Ang sa akin lang po, nawala bigyan ang audio ninyo. Ay, talaga ba? Pag nawala yung audio, ano, labas lang tapos pasok ulit. Okay. Ayan. Eto na. Mm-hmm. Eto na. Fresh from the start. Uh-uh. Di ba may ganung kanta? Fresh from the start. Ano ba yung kanta na yan? Mm-hmm. Fresh from the start lyrics. Mm-hmm. Ay, hindi ko na okay. Alam. Ano meron? Mm-hmm. Okay. Sino itong vlogger? Mm-hmm. May pa-blind item? Yes, okay. Sino itong vlogger na isuhan na ng warrant of arrest? Ay! Taray! Sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, 7th Judicial Region. Pero nakakaloka kasi, bakit violence against women yung kanyang kaso? Sino namang... OMG! Okay. OMG! So, sino to? At itong vlogger na to, nakakaloka itong vlogger. Kasi meron akong followers na, yung friend ko na rin siya. Mm-hmm. Like Australia. Mm-hmm. Ang nakakaloka. Hindi ko alam na kachika pala itong vlogger na to. Tapos, parang 2 weeks ako, nag-post yung Australian kong friend. Mm-hmm. Pinost niya na, hello, uy. Humihingi pala ng pera sa kanya itong si vlogger. Itawa na lang natin sa pangalang vlogger at pinost ang mga conversation. Ay, dati, bigay naman siya ng bigay na kasi daw, may nasunugan, may kanya, may ganito. Mm-hmm. Marami daw siya na ibigay na pera pero yung na-post lang niya yung mga na save niya na ex-senadora ng mga okay. Ano, mga 80,000 yung mga na-post total is 80,000 pesos. Yun at meron pang hindi na-post. Hindi pa na-post. Oo, meron pang hindi na-post. Mm-hmm. 80,000. Mm-hmm. Tapos itong vlogger na to bigla na lang daw siyang binlock. Girl, pagkatapos humingi sa kanya ng kasi ganito nag-umpisa, madam. Ganito ang kanyang modus operandi. So ngayon, parang may nasunugan, meron, ganyan. Ito naman si Australian kasi mabait naman kasi talaga siya, no. Nag-o-offer talaga 'yan ng help kung nangangailangan ka. Tumatanggap si kayo kung ma'am, si kaya ko. Tapos ito. So, siya naman ay talaga nasunugan o ano kailangan ano mag-donate ako so nagpadala siya ng anda. Si Block, nagpadala ng anda si Mom. Siyempre, hindi natin alam po na binigay talaga niya dun sa nasunugay yung pera. No? Mm-hmm. Sabi niya, sana all. Gumanun daw. Sana all. Sabi naman ni Australian, bakit sana all? At dun na naglabas ng Dear Ate Charo. Mm-hmm. Itago mo na lamang ako sa pangalang strawberry. Alamin mo kung bakit strawberry, ha? Mabas sabihin ako na gets mo. Sige. Itago mo na lamang ako sa pangalang strawberry na mabibili sa Baguio. Okay. Okay. Na gets ko na.
So, ganito, di ba? Sabi niya, sana all, sabi ng Australian. Mm-hmm. Bakit? Anong concern mo? Dear Ate Charo, itago mo na lamang ako sa pangalang Strawberry. Kasi, shortcake. It's Strawberry Shortcake. Ganyan. Kasi hirap din ako. Ganun ba? So, gibsong din sa kanya. Hanggang nag-gibsong-gibsong, ang daming eme, ganyan. Hanggang, ala, uy, ang dami ng... Mm-hmm. Tapos biglang, ay, hindi, bakit biglang ako naka-block? After at least 80,000 pesos. Mm-hmm. Ganon. Mm-hmm. So, siya ngayon ay na-issuehan ng warrant of arrest. Dahil, bakit dahil? Si Strawberry kasi ay jumawa ito ng may Diyosawa. Oh! Tapos yung Diyosawa nung ginawa niya, parang nagsampaka ng bawsi dun sa Titi of the Century. Oo. Tapos, bawsi yung kinaso. So parang siguro nadamay siya dun sa bawsi. Oo. Bakit kayo nadamay sa bawsi? May ganun ba sa bawsi? Eh, kasi kung pati siya ng, ano, nag-cause nung kinemerlo. Like, sino ba kasi meron pala dito. Bawsi. Okay. Mm-hmm. Okay. Kasi nga, the crime of violence against women and their children is committed through any of the following acts. So, meron pala dito causing mental or emotional anguish, public ridicule, or humiliation to the woman or her child. Repeated verbal and emotional abuse and denial of financial support or custody or minor children. So, baka nga nadamay-damay siya dito. Oo. Baka naman kasi nga alam mo naman si Strawberry, palaban ito eh. Oo. Lalo na pag ang pinaglalaban talaga. Alam mo naman, pag ang pinaglalaban talaga niya, malapit sa puso niya. Oo. Eh, di ba ito Strawberry na ito pala gala na to? Actually, yung Strawberry kasi, mabibili mo ito sa kung saan-saan. Oo nga eh. Kasi naman yung Strawberry naman kasi, girl, aminin nyo ah, yung Strawberry kasi, kung sinong gusto mo bini ng Strawberry, mabibili naman gipsong talaga ng lang. Strawberry sa bahay. Gipsong lang. Yeah. Gipsong lang. Kaya naman, hindi ba kayo... Strawberry na to, available to kahit saan. Sa kahit saan suki yung tindahan. Sa supermarket. Uh-oh. Pero nga, yun na nga, no. I'm pretty sure meron din sa Leyteng Strawberry, ganyan. Uh-oh. Alam mo yun, sa summer, sa Iloilo, hindi Manila. Hindi na yung parang limited lang dati kasi sa Baguio ka lang makakakita noon eh, 'di ba? Itong uri ng Strawberry na to, mabibili ito sa kung saan-saan. Basta may pambili ka. Oh, 'di ba? Sabi ko, oh my God, yun yung lalaki. Tiningnan ko na yung picture ng lalaki, girl. Nang dahilan kung bakit siya nadami sa kaso. May itsura, diba? Iba pa to, girl. Ay, ano ba? Hindi siya titi of the century. Hindi ito yung titi of the century, girl. Girl. Just me, you die. Parang... I-share mo yung picture para ano? I-share ko sa'yo. Ayan. I-share ko po kay biological woman. Iba pa yun, girl. Alam ko yung nakita mo, pero gwapo yun eh. Oo, gwapo. So, iba pa to. Iba pa to. Kasi nga, ayan na, sabi.
Okay, ah. Ayan. Okay. Oh, ayan ang picture ng lalaki at ng asawa. Hmm. Tagal dumating. Ay, ayan na, naglo-load na. Oh, sinisensor pa ng China. Hello, China. Payagan nyo na itong mag-send. ay, oo, oo, nakita ko to. Nakita ko na to. Ah, ito pala. Akala ko yung isa yung nagdemanda. Okay. Yung asawa noon, hindi. Iba pala. Ito yung nagdemanda. Mm-hmm. Nakakaloka. Kasi nga naman, alam mo ganito kasi ganyan ha. Ang strawberry kasi, this is very common. Mm-hmm. Kaya pwede itong bilhin kahit mm-hmm. saan. Eh. Mm-hmm. Nagigets mo? Mm-hmm. Diba? Kahit saan pwede kang bilhin, kaya yung strawberry. So, ayan. Mm. So, ngayon, ang nangyari na ngayon is, masabi ko na lang, sana matulungan siya ng puong may kapal. Ano mo nasabi ko, puong makapal? Ay, puong may kapal. Ikaw naman, Joey. Oo. Si Joey, kinukonfuse ako. Huwag mo ako i-confuse, Joey. Poong may kapal. Hindi ko sinabing poong makapal, ha. Sinabi ko, sana matulungan siya ng poong may kapal. Kiki of the century daw kasi pala dapat. So, sabi niya, share na sa subscriber ng group. I mean, mga subscriber ka pala, Joey. Pwede ka na mag-OnlyFans. Share na subscriber group. Ayan. Sabi ni Jana, sarap po siguro kainuman sa. Actually, pero malalasing ka ng bongga-bongga. Hanggang ngayon, malakas ka uminom? Whiskey ako eh. Pag inuman, wine, whiskey. Hindi kasi, alam mo, hindi kasi kaya ng mga Pilipino ang wine eh. Talaga? Ako wine ako eh. Hindi kaya ng mga, yan ang ano ko. Kasi mataas kasi ang alcohol content ng wine. Oo. So it's 40. It's 14, ano. Ang whiskey, I think, umaabot pa ng 30%. Diba? Kaya yun, eh, hindi kaya ng mga, kasi, tapos hindi pa gusto ng mga Pilipino yung wine, kasi nga, mapakla daw, ganyan. Uh-oh. Mapait, emerut, ayaw din nila ng whiskey. Yung totoong whiskey, ah, hindi yung whiskey-whiskey, ha, na. Kasi nga daw, ano yan? Tapang, emerut, ganyan. So, ganon, no? Ayoko kasing mag-inom-inom ng beer. Ako, beer ako, pag ano lang, yung tipong, gusto ko lang matulog. Alam mo, isa lang, Pero, hindi nila nakikipag-inuman talaga. Ayoko. Hindi ako nakapag-inuman ng beer kasi ang tendency kasi ng beer, ang baba kasi ng alcohol content ng beer. So, nga gawin mo, iinom ka ng iinom ng todo, magbibinge ka, kasi magbubloat ka. Eh, yung wine kasi, mataas yung alcohol content, isisavor mo siya. Oo. Di ba isisavor siya? Pag-uusapan namin ng hasyenda, ng mga strawberry, pag-uusapan namin ng mga kaganapan sa mga parking lots, ganyan. Pag-uusapan namin ng mga ano, ang JJ, I know you know that I know. Marami kang pag-uusapan. Tapos, siguro 3 hours, mauubos na yung isang bottle ng beer, ay isang bottle ng wine. Tapos more again, di ba? Kaya nga ano siya, long drink siya, tapos long conversation.